Sa Batangas Port naman, nagpaalala ang mga otoridad sa mga hindi dapat dalhin na mga pasaherong uuwi sa probinsya ngayon pong magbabagong taon. Kaya silipin na po natin ang sitwasyon doon sa Ulat on the Spot ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul? Yes, Connie, patuloy yung pag-antabay natin dito sa Batangas Pier para sa buhos ng mga pasaherong uuwi sa probinsya ng Romblon, Mindoro at bahagi ng Kabisayaan para nga sumalubong naman sa 2024. Grupo-grupo pa rin ang mga biyaherong pumapasok sa Pantalan. Marami ang mga pamilyang magbabakasyon na sa probinsya para doon sa lubungin ng 2024. Buong pwersa pa rin ang pagbabantay ng uniform personnel sa pier para sa seguridad ng mga biyahero. Maganda ang panahon at walang malalaking alon. Walang nagkakansela ng biyahe ngayon at prioridad na maisakay ang mga pasahero. Sa pinakahuling datos ng Philippine Ports Authority, 2.4 million ang mga biyaherong pumasok sa iba't ibang pantalan sa buong bansa. Mula nitong December 16 hanggang December 26, hindi raw malayong mangyari na maabot nga ang tansyang bilang na 5.2 million na pasaherong magtatawid dagat hanggang sa January 5 na yan, Connie. Inaasahan na bukas hanggang sa Sabado, daragsa pa ang mga hahabol na magbabakasyon ng Philippine Coast Guard o PCG. Mahigpit ang paalalang huwag nang ipasok sa pier ang anumang uri ng patalim, armas, lalong-lalo na ang mga firecrackers at pyrotechnic devices. Samantala, Connie, tiniyak naman ng Philippine Ports Authority o PPA yung kahandaan naman doon sa Port of Calapan sa Oriental Mindoro para naman sa magsisibalikang mga nagsipagbakasyon. Tony. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.